back to another vlog. So for today, officially launched na ang aking planner, ang aking one day at a time planner. And for 539, of course, hindi lang itong planner yung makukuha nyo. Makukuha nyo siya ng nakaganito, yung naka-box talaga. Mamaya meron akong clip later on. Papakita ko sa inyo yung BTS ng pagpacking namin. Tapos kung paano ko pinapack yung mga planners. Mamaya makikita nyo yun. But yan, naka-box siya and all because I wanted your experience, your unboxing experience to be like PR level. Kasi ito rin yung mga same boxes na binigay ko for PR. So if ever may nakita kayong post ng mga influencers about this sa Instagram, mga unboxing, yun at yun din yung makukuha nyo. So we're gonna do a flip through of the planner kasi wala akong flip through video sa Shopee. So yan, nakalagay one day at a time. Nakalimutan ko yung tawag ito sa fabric na to, but yeah, fabric siya. Ganyan, so meron tayong ganito. And then pag open mo, blank page siya. And then ayan, one day at a time, lalagay mo yung info mo dyan. Ayan, meron tayong goals page. Pwede ka maglagay ng apat na goals and nakalagay dito kung ano yung gusto mong ma-achieve, yung action plan mo, timeline, yung results. Meron din tayong full calendar spread. And ito kasi, may nagkamali kami dito sa April. Yan, sa bawat planner na marireceive nyo, hindi namin siya dinikit, of course, kasi it's your decision naman kung ididikit nyo. Basta may nakalagay kami dito extra stickers for April if you want to put it here. This is the sample planner kasi. But anyway, ayun, kung gusto nyong idikit or whatever. But yeah, may inserts dito ng dalawang sticker ng April. And then every month, meron tayong motivational quote. So for the first month, ang quote natin ay, fall in love with the process of becoming the very best version of yourself. And undated to guys, undated. So I decided na undated yung gagawin ko because we had a lot of hiccups. Dapat ang launch nito November pa December. Kasi yun naman talaga yung launch ng mga planner, di ba? But since ang dami namin, ang dami problema, okay, sobrang na-late na siya. Like, hello, nag-launch ako ng planner ng March. So, sakto lang, undated siya. And with me kasi, ang daming nasasayang na planner sa akin na dated. Kasi may mga months na sobrang wala akong gana magsulat ng planner. Yung marami ako nasasayang na months. Naalala niyo yung 366 days na mga daily journal. Hindi ko natatapos yun. Bobby, nasa'yo po ba yung 365 journal mo ganun? Patingin ako mga planner mo. Tinama, example na lang natin to si Seth. Hindi mo dala? Utot mo. Nasa'yo lahat. Dala mo yan. Yung Muji mo na black. Eto, meron kami Muji na planner na black. For 2021. This is just an example, ha? Kaya inisip ko, kaya napagdesisyonan ko rin na undated. Kasi what if bumili si Seth ng planner, tapos hindi niya gamitin? Hindi niya gamitin, hindi siya nagsusulat. Like, nagsusulat siya, pero hindi all the time. Ayan, may Muji kami na planner ng 2021. Oh, may pangalan ng, ay, mga, ano, birthday. Oh, yun lang, ayun lang. Ay, sorry. Walang sulat! Walang sulat. O, diba? Lumipas yung buong taon ng 2021, wala siyang sinulat. So, okay yung undated. Para ganyan, na kunyari, lumipas yung isang taon, hindi mo nasulatan yung planner, pwede mong gamitin yung panibagong month at lagyan ng panibagong mga dates. So, parang hindi to matatapos kahit matapos yung 2022. Depende sa'yo kasi March naman na. But anyway, ayun. Every month, meron tayong bakante na monthly spread. Ayan, meron tayong notes dito sa gilid. And then, meron tayong finances. This one, I am super proud. Naglagay. Kasi may mga nabili ako mga sample planners. Like, before, yung mga finances na nakalagay doon, like literal na income savings and then budget lang siya. But for me, I added, meron tayong income, investments, bills to pay, savings, previews, current goal, and then yung budget mo, and then meron tayong notes dito sa baba. And then ito, yung daily finances tracker mo. This one, nag-add ako ng add to cart list. I'm so happy! Kasi meron ako mga gustong bilhin na
naiiwan lang sa cart ko na hindi ko siya palagi na check out. So, as much as possible, kung may naiisip akong bilhin, ilalagay ko na siya dito para alam ko kung kailan. Ayan na, nakalagay. May checkout date, may budget, ganyan. So, ayan, ito yung weekly spread natin. Sobrang natutuwa ako dito kasi sobrang gamit na gamit mo yung lahat ng spaces ng spread. And it's very minimalist. Ayun din yung target ko. Ito kasi yung first design ng planner. Actually, dapat ganito siya. Ayan, no, baby pink. Parang baby pink. Nagkulay siyang baby pink, pero actually medyo peach to dapat. Ayan, ganyan yung weekly spread compared to this one. Diba? Mas maganda to. But anyway, ayan, after ng monthly spread, ayan, paulit-ulit lang siya. So, 12 sets ng ganon. Perfect na siya for 1 year. And then, sa dulo, meron tayo, may nilagay ako dito na mga blank pages. Naglagay ako ng extra pages ba kung gusto niyo magsulat and stuff. So, meron akong achievements page. Isang spread siya. Meron diyang 8 achievements. Or kung matatapatan niyo yan or matataasan niyo pa yung 8, isiksik niyo dito yung mga achievements niyo for the year. Ako, meron akong 2. Yung una nalagay ko na nagkaroon ng office in switchcraft. Tapos yung pangalawa, eto, na-launch ko yung planner ko. Next one, meron akong page. Nakalagay dyan, Dear Self, kung may gusto kang sabihin sa sarili mo and gusto mong basahin yon by the end of this planner, yung pag natapos mo na yung planner. Kasi actually, kaya ko siya nilagay sa likod para hindi nyo siya mabubuklat. Talaga, like nasa dulo lang siya kung meron kang letter for yourself, next year mo na mababasa, ganun. So, marami tayong blank pages, as I've said. Meron akong ganito. Yan, pocket, kung may gusto kong ilagay, pera, sana all. May mga important papers kayo na kailangang ilagay. So, that is my one day at a time planner. So, ayun, undated siya. Minimalist, lifestyle, and financial planner. Guys, like, super love ko siya. Like, I love her! Sinusulat ko na nga yung mga expenses ko eh. Kaya nga, hindi na ako nag-grab today. Nag-commute na nga lang ako kasi nga mahal nga yung grab eh. Ayun, thank you sa mga nag-purchase. Ang dami na naming napack! Like, ayan, ito na yung first batch and then may ipapack pa kami today. And then, ayun, na-ship out na naman yung Lazada and stuff. Thank you so much sa mga bumili na and sa mga interested. Ayun, lalagay ko yung link down below. So, here are some behind the scenes footage ng aming pagpapack. Again, thank you so much! Hi guys! So, it's March 2 and mamayang midnight, ila-launch na natin yung planner! Well, ayun, kinakabahan ako. And medyo makalat pa dito sa office. So, ayun yung gagawin muna namin. Magliligpit muna kami para kapag nagbalot na kami tomorrow, dire-diretso na lang. At saka, meron na rin kaming natapos na mga ganito. So, actually, meron kaming little hiccup sa planner. Kaya din medyo matagal na namin na-launch. Maliban sa gusto ko yung mga ganitong personalized. Bumili pa kami ng mga stamp para dito. Para mas makamura kami. Ang tawag dito, ito yung mga personalized na corrugated box. Pinagawa ko pa to. Nakalagay switchcraft. Maliban dyan sa mga yan kasi, nagkamali kami ng calendar date for April, yung sa April spread namin. So, inisipan pa namin siya ng paraan kung paano namin siya, kung tatakpan ba namin siya ng sticker, ganyan. So, nagpa-sample ako ng isang April sticker. Pero, iba kasi yung kulay nitong white. I mean, yung background, yung pagka-white nito, sa pagka-white ng papel, ng planner. So, kahit anong adjust namin ng temperature nitong print, medyo yellowish talaga siya. So, ang ginawa namin, nag-print pa kami ng isa pang ganto, yung parang color block ba yung tawag dito, lablab? Color block. Kasi diba ito yung original. Tapos, kinolor block natin siya. So, ganito yun. Okay. Anyway, I don't know if that's color the term. Brown. Pero, ganyan siya. So, magkasama silang ganyan. And then, naglagay ako ng card saying na, kindly accept these extra April calendar stickers with the correct dates. Wait, ito yung pinakamalapit na planner na nasa akin. Ito yung sample. Ito yung first color way na dapat, aray, na dapat gagawin natin. Ayan, no, color pink siya. Baby pink. Ayan. Kaso, naisip ko kasi, masyadong girly. Eh, syempre, gusto ko rin naman na ma-enjoy siya ng mga guys. Yan. Yung calendar spread. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. So, ako,
sa lahat ng planners ko, never ako nag-refer sa dates dito sa calendar spread ko. But, I know there are some na nakarely doon. I mean, ako kasi tinitingnan ko yung calendar ko sa phone eh. Like, paano kung wala yung phone mo, ganyan. So, maliit lang siya, pero like, pinag-isipan ko talaga kung paano ko siya mariresolve. Palagay siya dito sa box. Ay, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya binabalot. Pag naubos na namin tong ice cream, mainit kasi sa labas. Tapos, maaga yung celebration namin. Kiniklaim namin na marami kaming mabebenta ng first day. Like, lunch. Oh my gosh! Uy! Speaking, kailangan ko mag-edit. Yun, syempre kailangan ko mag-post sa IG. Like, ito yung first bonggang lunch ko. Actually, kaya ako nag-vlog. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung outfit ko. Na ang cute niya. This is from Shein. Kailangan ko na kasi magpalit kasi naiinitan na ako. Napagpawisan ko na ito. Papalit ako ng dress na mukhang pangbahay. So, sulitin na natin ang aking outfit. Anyway, goodbye. I like my hair. Do you guys like my hair? You like my hair? I like it very, very much. Okay. What do you like, which do you like better? This one or the straight? Both. Yeah. That's the only correct answer. Thank you. Love you. Hi guys! It's 3:30 and my lunch na. Na-launch na natin yung planner kagabi. So, kain muna kami. Kasi mamaya, marami na kami yung gagawin. Lalo ngayon, nag-start na si Seiya mag-pack. Nalaglag yung fries! Hindi na naman gumagalaw yung ano, lalamog sa ano nila, sa GPS nila. Ito yung problema ko sa lalamog. Hindi gumagalaw. Tapos, bigla na lang tatawag sa'yo namang nandito na po ako. Oo, may minsan pa. Ala, grabe naman yung ano, rice ng McDo. Tinan mo, napakatigas. Anyway. Ayun. Nung last time kasi nagka-problema ako dyan, sabi ni Kuya, hirap daw siyang kontakin ako. Sabi niya, hirap niyang tawagan, ma. Eh ako, hindi naman. Pag may matawag sa'kin, sanay na ako na may matawag sa'kin, mga number-number, kasi nga mga delivery, ganyan. Lagi ko sinasagot agad. Lalo na't kung alam ko maiinihintay akong delivery. Tapos, hindi niya daw ako makontak. Sabi ko, Kuya, isang beses pa lang nag-ring yung phone ko. Sabi ko, tapos sinagot ko agad. Grabe, sobrang matahan yung kanin. Parang na siyang suman. Marami tayo ibabalot, tapos nagkakaproblema kami sa pag-generate ng waybill sa Shopee. Website mismo. Iniisa-isa niya tuloy. Ang dami pa naman namin order na sa mga 40? Ang kawi. Sana. Nasa 40 yung... Dapat yan, Kuya, 8 yung mapiprint. Na si Yapi? Kasi 20 yung kanina yung nakalagay sa phone ko kanina. 28 yung okay. Bago. Kailangan ko lang mag-post sa IG stories na if gusto nila na... Ito na nga yung lalamog. Nasa Gilmore pa siya, oh. Gilmore pa, tapos tumawag na. Hello po? Okay, sige po. Pababa na po. Thank you. Today, papakita ko sa inyo kung paano natin babalutin yung planner. And, ayun, naka-prepare na rin halos lahat ng kailangan namin gamitin. Mga bubble wraps, individual bubble wraps, itong mga nilagyan namin ng stamp. Ito guys, ano to, like, business hack, okay? Kung kailangan nyo ng packaging, para hindi na kayo magpa-print. Kasi nagtanong-tanong ako kung magkano pa-print nung yung Japanese paper, nasa mga 15 pesos, isang malaki na siguro yun. But, eto kasi, binili lang namin ng isang roll sa Shopee, yung craft paper. Ginupit namin siya ng ganitong size. Tapos, nag-stamp kami. Yun nga lang yung stamp namin, yung medyo mahal. Magkano to, love? Mga 800 to, no? Ito maliit. Mahal to kasi sa SM North namin to pinagawa. Tapos, kaya siya mahal specifically kasi marami na siyang stamp daw na magagawa. Since marami yung Switchcraft, siya na yung kinuha namin. Like, nag-invest na kami. Ilang ano rin yun, ilang Japanese paper din yung 800 na yun. Tapos, ayan, lifetime mo pa magagamit. Anyway, meron na rin tayong mga nagupit na honeycomb.
dito, pambalot natin later. Dito sa calendar spread, pinakita ko sa inyo before, ilalagay namin yung card, tsaka yung dalawang April na stickers. And then, ibabalot ko siya dito sa aming brown paper. Parang pag nagbabalot ka ng regalo. So, it will look like this. And then, dito, isisingit natin itong card. Ito, nabili ko lang dito sa Shopee. Itong card na to. Mura lang to, parang 30 pesos. 50 pieces. Na siya, 100 pieces. Nakalimutan ko, ilalagay ko yung link down below. Tapos, itong always remember to take it. Ginawa ulit namin siyang stamp. Para pagbukas nyo, nakalagay, always remember to take it one day at a time. Ah. See ya. So, after nito, dito na tayo sa honeycomb. Yan, lalagay tayo ng sticker ng Switchcraft. Like that. And then, lagyan na natin siya dito sa loob. Tapos, ibabubble wrap natin siya. Ta-da! It's done! So, doon na yung isang plano. So, kakatapos ko lang i-edit yung vlog and nagsisleep si Nan. Sleep siya ngayon. So, ayun, hindi ko pala ito nalagyan ng outro. But again, thank you so much guys sa lahat ng support niyo sa planner ko. I appreciate all the messages, all the congrats na sinisend niyo sa akin sa Instagram and sa TikTok. And ayun, ilalagay ko yung link ng planner down below. I really hope you'll enjoy it kung bibilhin niyo man siya. So that is it for this vlog. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!